pangarap plus pagsusumikap. Yan daw ang naging susi ni Carlos Yulo para maka-double gold sa Olympics na di niya inaasahan noong una. Bukod sa coaches na nagsanay sa kanya, malaki rin ang ambag ng nakalabang Phil Britt na si Jake Jarman dahil may itinuro sa kanya. Nakatutok si P. Arcangel. Mahigit 2 linggo mula na makamit ang makasaysayang 2 gold medal para sa Pilipinas. Hindi pa raw lubos na nakakapag-relax ang golden hero ng Philippine Gymnastics na si Carlos Yulo. Nakapagpahinga ka na ba, Carlos? Yung ini-imagine ko po na pahinga, hindi pa ba? Ano ba yung ini-imagine mo na pahinga? Yeah, after Olympics po kasi, kala ko makakapagpahinga na ako ng weeks or wala akong gagawin. Pero pagdating po, sobrang busy po pala. So, ang idea mo ng pahinga is yung nasa bahay ka lang buong araw, wala kang kailangan gawin. Yeah, ganun po yung naisip. Malapanaginip pa rin daw para kay Carlos ang lahat ng nangyayari sa kanya ngayon matapos ang tagumpay sa Olympics. Sa Olympics po talaga, gusto ko lang po manalo talaga ng medal. And yung medal po itself, yung pinapangarap ko po since 12 years old po ako, hindi pa rin po talaga ako makapaniwala na nasa kamay ko po yung 2 medalya na pinaghirapan ko po. And super grateful po talaga sa naging journey ko. Thankful sa sarili ko din and kay Lord, of course. Hindi ako pinabayaan at hindi ako sumuko. Kwento ni Carlos, hindi naging madali ang journey sa pagtupad niya sa isa sa kanyang biggest dreams na magka-Olympic medal. Katunayan, hanggang sa pagtatapos niya ng kanyang floor exercise routine, hindi raw niya nabatid kung makakapag-uwi ba siya ng medalya o hindi. Nung nakaganon ka na, ramdam mo na ayan na yung gold, napakalapit ng gold. Bago kasi ako mag-start po sa floor, nakita ko na 14.9 plus yung score ng competitor po. I was like, focus na lang ako sa sarili ko. And then, pakita ko kung ano yung pinractice ko. Nagawa ko po. So, sobrang saya po talaga. Pero hindi ko alam na mag-gold ako. Ang vault naman kung saan nakakuha rin ng gold si Carlos, tila mas mahirap pa daw para sa kanya. Pero ang nakatulong sa kanya rito, ang kapwa gymnast at Filipino-British na si Jake Jarman ng Team Great Britain na itinuturing niyang malapit na kaibigan. Si Jake. Si Jake talagang kaibigan mo na noon pa? Na-meet ko po siya parang 2018 po. Mag-18 years old ako. And nakakompete ko siya. And especially nag-training camp po kasi ako sa gym nila. Yung sa second vault ko po kasi nahirapan talaga ako sa kanya. Hindi siya consistent talaga. So nagpaturo po ako kay Jake nung nag-training camp po ako. And nakatulong naman po yung technique niya po talaga. At nag-thank you ko ba sa kanya pagkatapos ng awarding ceremony? Sabi ko, turuan niya pa po ako. Payag naman si Jake. Sa karera ni Carlos, marami na siyang iba pang nakasama sa training. Tulad na lang ng Japanese coach niya noon na si Munehiro Kugimiya na nagsanay sa kanya sa Tokyo, Japan. Ilang taon ding nanirahan si Carlos sa Japan at malaki ang pasasalamat niya sa mga tumulong sa kanya doon. Owen, arigato gozaimashita. Honto ni kokoro kara kansha shitemasu. Ano ibig sabihin noon? Maraming salamat po sa suporta. And from the heart po, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Sa pagbabalik bansa ni Carlos mula Paris, laking tuwa niya na nagkaroon siya ng pagkakataong makabanding ang ibang atleta ng Team Philippines. Excited po talaga ako na makita si Kuya AJ. Patalan-talan po ng country, hindi ko po siya talaga nakikita. So nung nakita ko po, ang dami ko tinanong, kamusta ka po? Alam ko, nahirapan din po siya sa journey niya na to and super proud ako sa ginawa niya. Yung mga athletes po talaga natin, sobrang nirerespeto ko sila and ni-inspire po nila ako. Hindi raw expected ni Carlos ang ingrandeng homecoming parade. Kanina, ikwinento ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion na pati siya nagulat sa mainit na pagtanggap at sa dami ng aktibidad na inihanda para sa mga atleta.
Nauna nang sinabi ng female gymnasts na sina Aliyah Finnegan, Emma Malabuyo at Levi Ruy Vivar na hindi raw sila sinabihan at inimbita sa Heroes Parade at sa aktibidad sa Malacanang. Pero sabi ni Carion, hindi rin daw niya alam na may inihandang Heroes Parade. First of all, they were not here and we knew nothing about it. From my trip to Paris to the Philippines, straight to Malacanang. I didn't expect that. I was not dressed for Malacanang. You only found out about the homecoming parade on the flight. Yes. En route to Manila. I heard something that they will have, Carlos will have, and the medalist. Mm-hmm. I thought it's only Carlos and the medalist. I didn't think all the Olympians would be invited. If I had known about it, you think I will not invite them? Of course I will. I'm proud of them. You know, this is the first time in the history that they're getting... they haven't won, but they're getting finances, they're getting incentives, even their coaches, the foreign coaches are getting it, first time. Pero ayaw na raw palakihin pa ni Carion ang issue. Mas nais daw niyang pagtuunan ng pansin ang lumalaking interest ngayon sa gymnastics. Dahil ngayon pa lang, pinaghahandaan na nila ang pagsabak ng Pilipinas sa 2028 Olympics. If we can do it. I want him not to go alone, but to have a team of four other gymnasts. So we really, I'm trying to look now for a foreign coach now to come. Sa pagbabalik ng golden hero ng gymnastics ng ating bansa, marami ang umaasa na ito na ang hudyat ng golden era, di lamang ng Philippine gymnastics, kundi ng Philippine sports. Para sa GMA Integrated News, Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras.